natin sa food, guys. Isishare ko kung ano yung laman itong loot bag na na-avail namin na 950 kay Hugo. Yung 950 pesos sa bata pa lang yun, guys. Kung mag-a-avail kayo next time, next treat or trick nila ng sa active fund, guys. 950 pesos yung bata, 350 each yung adult. So, ito yung available. Ito na panalo na yata sa ano kanina eh. Yung iba. Pero ito yung laman, guys. Ha. Merong ganitong book. And then, ito kasi nag-bring me kami, nanalo kami ng mga prizes. So, may nagbigay sana. Meron dito Uishi chocolate. May knickknacks. May Uishi, guys. May, what's this? Busy kit. Easy kit from Uishi. Alas, patatry natin yung mga bago, ah. May stickers. May pasta. Ayan. May ganito. Ay, gusto niya to. Gusto niya yan. And then, uy, meron tayong toothpaste. Toothpaste. Tapos may mga ganito sila. Makatipid na tayo. May alcohol. Oh, diba? Tapos, merong chacha. Ayan. Ah, favorite ko to, guys. Sobrang favorite ko to. Nips. May Chowy Choco. May mga pencil. May Bambini Cologne. Uy, ang bango. May Bambini Cologne, guys. May lollipop. May this one para sa mga lamok-lamok. That's all. Pero, guys, sulit naman, ah. Gulat nga kami bago kami pumasok dito. Meron silang ano Keratin Plus na sponsor pero wala siya dito. Baka pinang price nila doon. Pero in fairness, ah, yung bring me nila, ito yung mga prices. Ayan, ganito. Kasi ang daming napanalunan ni Hugo kanina. Pinatakbo ko sa spot ako sumali kasi pwede yung mga parents, for mommies lang. Ayun, and mag-upload ka lang. Something gano'n. Ang dami nilang pakulo. So, next time, Daddy, you should bring extra eco bag for these. Kasi kailangan talaga. Pero, in fairness, maganda naman yung plastic nila, guys. Sulit naman, guys. I mean, yung ano kasi, sa amin kasi, memories talaga eh. I mean, hindi mo kayang bayaran yung mga memories. Marami dyan tayo. Minsan, sobrang dami nating money na naiipon na lang or iniginagas natin sa ibang bagay. Ganyan. Iba-iba tayo. Pero kasi kami, nag-invest talaga kami sa weekly date namin. Ganyan. Kumain lang sa labas. Labas-labas lang. Depende. O kaya minsan pag may action, mag-travel. Depende talaga yan, guys. Pero, alam nyo, ito yung mga bagay na hindi masasabi mong kahit na may struggles ka, pero nag-work hard ka naman na malaraos mo sa para sa bata kasi experience. Yun yung maaalala niya. Actually, hindi maaalala ng mga anak mo kung ano yung mga binili mo for him or what. Ang maaalala talaga nila is memories kung saan kayo pumunta, kung anong year siya, na ilang years old siya, na saan kayo pumunta. Actually, si Hugo, lahat na alala niya, lahat na pinuntahan namin, no, Daddy, no, from 2 years old, even 2 years old na, alala niya kung asan kami pumunta, kung kailan siya nag-Boracay, nag-Baguio, nag-Palawa, nag-Bohol. Alam niya, at alam niya to, alam niya yung mga small, mga something here na, or something sa mga, kung saan-saan dito na napuntahan niya na, guys. Kaya nakakatuwa. Kasi hindi rin kasi namin siya sinanay na bili ng mga hindi naman kailangan bilhin. Hindi kami suki talaga ng ano. Hindi kami suki ng Toy Kingdom. Promise, guys. So, ayun. Kasi kami more on memories talaga. Kasi ano eh. I mean, yun talaga si yung mga bagay na para sa amin priceless talaga. Yung mabibigay mong oras, love at attention. Kaya super blessed kami na si Hugo is hindi naman siya demanding. He's not expecting too much sa mga bagay-bagay, guys. Madali siyang kausapin. Yun nga lang, nabadid na lang sa costume niya kasi hindi ko siya pinapili. Pero other than that, guys, okay siya eh, no? Mabait naman siya. Kaya minsan, pag medyo makulit or what, minsan naiisip ko na siya. Nagigilty ako ng konting kibot. Pinapagalitan ko siya. Nakalimutan kong bata pa siya na kailangan niyang mag-explore na dapat din, Daddy, minsan.
hayaan natin siya maging makulit na parang normal. Kasi feeling lang natin minsan sobrang mature din. Minsan parang mali tayo dun eh. Na minsan lang siya magkakulit-kulit. Parang minsan parang sinasabi natin, hindi na siya hinahayaan. Alam mo yon na minsan nakalimutan namin siyang bata pa rin talaga. Siya na okay lang din talaga na, alam nyo, na maging makulit siya minsan. Kasi sobrang mature niya. Minsan parang ka na-overwhelm na kami na parang konting kibot lang na feeling namin mali na gagawin niya, over na ako mag-react or pagagalitan mo na. Which is not good talaga. Dapat daddy aware tayo sa ganun. No? Kasi sobrang mature naman, sobrang daling kausap. Alam nyo, guys, ilang taon ko nang hindi napapalo yan. Kakausapin ko lang yan ng maayos. Minsan nagigilty ako pag sinasabi ko na sa kanya na, you go, it's okay to make mistakes, ha? And let's just talk about it na lang kapag may something na, alam mo yung mga ganyan. Lagi sinasabi, why you're always get mad? Parang ginagano niya ako. O nga, sabi ko, so sorry naman ako sa kanya. Kasi minsan, nakakalimot tayo, tao lang naman tayo. Pero hindi yun excuse, guys. Kaya, yun talaga dapat namin i-correct na daddy. Kasi si daddy, understandable naman si daddy na minsan impatient siya. Pero hindi ka na impatient sa kanya eh. Sobrang haba nga naman. Pag sumusobra lang talaga. Sobra. Pero lately, napapansin ko si daddy, kahit napapatingin siya kayo, gusto niya pagalitan, hindi niya napapagalitan. Eh, pag nag-chess kayo, hindi niya pinapagalitan. To meet or kaya pag mag-pipinoy henyo tayo, makulit si Hugo. Sobrang haba na ng pasensya niya. Unlike dati talaga, grabe. Talagang grabe yung ano niya. Pero ngayon, in fairness naman, yun nga lang, yun ang kailangan kong i-correct na minsan na dadala ko ng parang feeling ko matured na matured si Hugo na hindi siya pwedeng pag magkamali. Parang, hindi yung magkamali, I mean, hindi siya pwedeng sumumbarang kulit, ganun. Yun dapat ang i-correct ko sa sarili ko na dapat maging aware ako na bata pa talaga siya na mag-e-explore at mag-e-explore talaga siya na nandito ka lang talaga sa likod niya to support him lang talaga. Yun lang naman. Kailan naman napapansin ko parang feeling ko nag-aano ako dun, mali ako dun sa part na yun, guys. Nagkakamali ako yun. Kailangan ko i-correct yun at i-assess yung sarili ko rin. Kasi gusto ko syempre maging open sa akin yung anak ko. Ayoko magtago naman ng ganun, diba guys? Ayoko nang ano, ayoko ma-feel niya na lagi na lang akong galit, lagi hindi siya ano. Pero alam naman niya open kami. Kaya pinare-remind ko sa kanya everyday. Yun lang naman, kakausapin mo lang naman. Kaya very challenging din talaga maging magulang. Hindi mo alam kung kailan ka mali minsan or what. Kailangan mo i-balance. I-assess din yung sarili mo. Kailangan ready ka rin na magkamali. Mag-sorry sa anak mo. Yung mga ganung bagay. Yun lang naman ang importante, guys. Nagpa-parenting na ako. Sana may sense yung sinasabi ko, guys. Thank you. Wala kasi akong magawa eh. Kasi may inaantay lang kaming food. Kaya medyo marami akong sasabing ito to share sa inyo.